Although okay lang naman yun. Pero kasi parang sumusobra rin kasi, di ba? Then sa dinadami na rin kasi yung bata. Opo, may anak na po ako. At kung nasan yung tatay, hindi na po kami. At may partner po ako. Yes, lesbian po yung partner ko at ilang taon na rin po kami at masaya-masaya naman po ako kasi masaya-masaya naman po kami dalawa. Proud pa rin naman po ako kasi nakakasama ko yung anak ko anytime ko gusto. Kahit kailan ko gusto makita siya, makikita ko siya. Kaya lang naman po siya nandun sa lola niya kahit nag-aaral po siya. Hands-on naman ako sa anak ko. Siyempre, kailangan ko silang suportahan ng mama ko. Bilang isang ina-responsibilidad kong suportahan yung anak ko at lahat yung gagawin ko sa maayos na paraan at sa pamamagitan ng pagtatrabaho, pagsisikap ko sa sarili ko. Hindi lang po kasi nakikita ng iba, siguro po, akala nyo po, wala kaming ginagawa sa buhay. Minsan nakikita ko nga pag sinasabi nila na wala kaming ginagawa sa buhay. Ang sarap siguro yung pakiramdam na wala kang ginagawa sa buhay. Sana all. Mapapasana all ka na lang talaga eh. Kaya po kami nag-business. Para po hawak namin yung oras namin at kasi hindi yung kasamahan namin sa Kuya Mix. Para may time nakakalis-alis kami anytime namin gusto. Hawak po namin yung oras namin. Kami bilang kaibigan po kami ni Kuya Mix at ng Rubino Family at bilang talent po ni Tatay Jeff, sumusuporta ako sa mga bagay na alam kong kailangan ko ng kailangan ni Kuya ng isang kaibigan. Bakit po kami laging kasama ni Kuya Mix? Sa kadahilanan po na nagre-rehearse po kami para sa mga event, sa mga shows ni Kuya Mix. Kaya sa tama po ang dinig nyo. Dahil po kami po ni Yancy ang backup po talaga ni Kuya Mix. So, kailangan po talaga namin magkita as in. Marami po kami ginagawa everyday. Tsaka isa pa po, kami po mismo ang kumukuha ng glemo sa Batangas. Hindi po kami nagpapautos or dinadala lang sa amin yung mga pabango na madamihan talaga na sobrang bigat. Kami po ang kumukuha talaga sa Batangas. Binibiyahe pa po namin. Kaya po nagkakataon na lagi po kami talaga magkakasama. At ganun din po pagka nagbibigay po sa mga charity, kasama din po kami. Dahil kailangan din po ng katuwang ni Kuya. Kailangan din po ng katuwang nila. Okay, yan ha, alam nyo na bakit siya laging nandun. Siya ang pumipick up mismo ng mga glamour perfume. Kaya lagi siya nandoon sa bahay. Kaya po, lagi kaming magkakasama. At saka, isa pa mga kabashi, masaya po kami pagka nasa Batangas. Kahit si Nanay Bill ay nakakapiruan po namin, wala po kaming problema. Wala po silang iniisip na masama about sa amin kasi mahal na mahal po nila kami. Kaya po, ganun din po yung sinusuklin namin sa kanila. Pinamahal lang din po namin sila nang walang makalim. Okay, yan. Malinaw na po ah. Malapit lang talaga si Rose Ann sa Molino Family. Yun naman po sa TikTok, ano naman po yung issue doon? Halos labas na daw yung kaluluwa mo sa mga sinusot mong damit. About naman po sa mga TikTok, masuot ko po. Kasi po, sa tagal ko po na nag-TikTok, ngayon lang po kasi yung pinansin. I mean, nananahimik naman po ako. Bigla nyo na lang po pinansin. Siguro po dahil po sa ayaw nyo talaga sa akin. Dahil meron talagang may ayaw sa akin. Dahil lahat po talaga kasi pinapansin, ultimo, basta yung kilos ko, akala nila sobrang punara ako kumilos. Akala nila ganun. Alam nyo po, may mga bagay na hindi po kinukuha na ng camera. At yun po yung dahilan kung bakit po kami nagtatagal bilang matakaibigan nila Kuya Mix at nila Chel Bonito. Pasensya na po kayo kung ganun po ako manamit, pero ganun po talaga ako manamit. At iba-iba po ako mag-style ng damit, hindi po palaging sinasabi ko na labas na yung kaluluwa ko. Iba-iba po ako manamit, may boyish, may pang Maria Clara,
Minsan po kasi ang hirap i-explain yung suot ko dun, boxer. Huwag na lang daw pansinin ng mga basher. Yes, yes, yes! Ganyan, sa lahat po ng mga konser, sa lahat po ng nagmamahal sa akin, maraming po salamat sa inyo. Hindi ko na po kayo may isa-isa. Siguro po, sa mga susunod kong vlog, i-shoutout ko po kay lahat dahil deserve na si deserve. Okay, one more. Magkwento ka naman paano kayo nagkakilala at paano kayo naging close sa isa't isa. So, ng mga Molino family ba? Ayun nga. 14 years ago na kami na magkakasama, naging magkakaibigan kami hanggang sa naging talent na ako kami, tatay Jeff. Siyempre, lumarakit-rakit din kami, nag-work-work, ganyan. Kaya din kami nagkaroon ng samahan talaga to the point na doon na ako nakatira kina tatay Jeff, doon na kami nagugulog kasi halos nagari kami sa mga show namin. Kaya doon na dire-diretso na, doon na kami natutulog. Lalo na ako, doon na ako halos tumira kay tatay Jeff. And nakausap naman nila yung pamilya ko na humingi naman sila ng permiso na kung pwede doon ako sa kanila. Nakausap pa ng tatay Jeff. Kaya pumayag naman ng mama. Kaya ganun po yung nangyari hanggang sa magkakasama kami nila Nine, nila Chel Molino, nila Yamsi, yan, nila Kuya, magkakasama. Kaya sana, huwag po kayo mag-isip ng masama kung bakit ba ako nagpupunta or kami kinakuya mix.